noodles, beef, egg, green onions, chili, garlic, mainit na sabaw. Ito na ang sign mo para magluto ng masarap na beef bulalo noodles. Simple lang ang mga sangkap. Madali pa to sa easy. Tuturuan ka ni Tipsy. Let's go! Hey yo, welcome to Pimp Your Food! Magluto tayo ng bulalo noodles, bulalo ramen, bulalo mami, kung ano man itawag nyo dyan, basta masarap. Kailangan natin dyan, syempre, beef shank, meron ako dyan, 800 grams. Nilagyan ko lang yan ng tubig hanggang sa, yan, makover lang ng tubig yung ating baka. Papakuluan ko lang yan ng 4 na minuto para lang no, lumutang or maalis natin yung mga impurities niya. Ayan, 4 na minuto lang, mag-start yung timer ko kapag nag-start ng kumulo yung tubig. Ayan, huwag kayong mag-alala, hindi mawawala yung lasa niyan sa sandaling pagpapakulo. Diba? Kailangan lang natin tong step na to kung gusto natin ng clear na sabaw or malinis na sabaw. Alright, ayan, pagkatapos ng 4 na minuto, aalisin ko lang yung beef, tapos hugasan ko yan, tapos yung tubig, nakita nyo naman, didiscard na natin yan. At huwag kayong mag-alala, wala pang, hindi mawala lasa niya, nakita nyo yung tubig, wala pang kulay. Alright, ayan, tapos hiniwa ko na rin yan ng bite-sized pieces, hiniwalay ko na rin itong ating part na bone marrow. Tapos maglalagay ako dyan ng 10 tasa ng tubig, tapos hintayin lang natin ulit yan na kumulo. Alright, kapag kumukulo na yung ating tubig, dyan ako maglalagay ng ating pampabango at ang pampalasa. Ayan, simulan natin sa sibuyas. Ayan, medyo damihan natin. Puting sibuyas ang ginagamit ko kapag bulalo. Masarap yan. Alright, tapos ito, naglagay ako ng 2 bawang. Optional lang yan. Tapos ito yung white part ng dahon ng sibuyas. Tapos konting asin at paminta yan para magkalasa na yung ating sabaw. Alright, papakuluan lang natin yan ng mga hanggang sa maluto lang yung ating bone marrow or yung bulalo. No, kasi hindi na natin yan sasama dyan ng matagal para kasi matutunaw lang yung utak niyan, di ba? Matutunaw. So, hinango ko na and then tatakpan. Itutuloy ko yung pagpapakulo sa mahinang apoy hanggang sa lumambot ang ating baka. Alright, di ba? Gaano katagal kung gaano kalambot nyo gusto. So, habang nagpapalambot tayo, naglaga na rin ako ng itlog. Puro pagpapakulo lang ang gagawin natin dito. Gaano katagal pagluluto ng itlog? Depende rin sa inyo yan kung gusto nyo hard-boiled, soft-boiled, di ba? Mas ang mahalaga, luto. Alright, ayan, balikan natin. Pagkatapos ng mahigit isang oras, yan, malambot na ang ating baka para mas sumarap pa yung ating sabaw. Maglalagay ako dyan ng mais para magkaroon ng manamis na mis na lasa. Masarap yan sa bulalo. Pampabango yung green part ng dahon ng sibuyas. Tapos isang beef cube. Diba? Pampalinam-nam. Alright. Tuloy natin ang pagluto niyan hanggang sa, ayan, maluto yung mais at talagang lumasa na sa ating sabaw yung mga nilagay natin. Alright, ready na ating bulalo. Final step, optional, naglagay ako ng vetchin. Pag gantong mga simple lang lasa ng sabaw, masarap nang dadagdag tayo ng konting vetchin para lang pampa-enhance. Hindi niyan masisira yung lasa ng ating bulalo, may enhance lang, di ba? For more umami. Tapos eto na, prepare na natin ang ating noodles. Kahit anong noodles na trip niyong gamitin, di ba? Ang gamit ko dito, ayan, fresh ramen, pwede naman kahit ano. Naglagay lang ako ng konting sabaw para mag-loosen up ang ating noodles. Nilagay ko na ating bulalo, itlog, dahon ng sibuyas, chili paste, garlic, ating napakasarap at mainit na sabaw. And now look at that. Nakita nyo naman, di ba? Sabi ko sa inyo, napakadali lang, puro pakulo lang ang ating ginawa. At meron na tayong masarap na beef bulalo noodles or beef bulalo ramen, kung ano man, depende kung anong noodles ang gamit nyo. Napakasarap niyan at napakasimple. Para sa marami pang recipes, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Tipsy Goes Random. Mag-subscribe kayo or mag-follow kayo sa aking Facebook page, Pimp Your Food. Follow niyo ako sa TikTok at Kev_Andrade. Maraming salamat sa palagi niyong panonood, pagtangkilik, pagsuporta, pagsubaybay. Ako po si Tipsy D. God bless sa inyong lahat. Peace!